Catherine Arceo. So, before po tayo mag-proceed sa ating bagong-bagong makeup tutorial for today, don't forget to hit the like button and please to subscribe on my channel. So, for today's video, ang gagawin natin ay Ann Curtis inspired Just a Stranger look. Dahil nga malapit na yung movie ni Ate Ann Curtis at pinamagatang itong Just a Stranger. Yeah. I'm not really sure about how she did her makeup, but I'm going to use for this makeup tutorial is the Bill K Universal Skin Tint Sun Shield. Yeah, ito yung kanyang bagong-bagong product. And I'm going to talk about being a fangirl of Ate Ann Curtis. I also have this BLK lippies that I'm going to use for today. So, yan, mukha po tayong labandera today. Kasi kakahilamos ko lang, guys. So, let's start this makeup tutorial. So, guys, nakapag-moisturizer na po ako, ha. And nakapag-hilamos na rin ako ng face para fresh. So, ang aking Skin Tint Sun Shield SPF 30 UVA UVB Broad Spectrum. So, ayan siya, guys. And I'm in the shade Butterscotch. May kita yun naman. And parehas yata kami ni Ate Ann ng Butterscotch. Kasi yung Butterscotch, guys, saktan-sakta na shade ng skin tone ko. So, maglalagay ako dito. Okay. So, ayan, first application. May kita nyo na. It's a Skin Tint Sun Shield, guys. Kaya kung magkakaroon man flashback sa camera, ganun talaga. Kasi skin tint siya. Hindi naman talaga siya necessary. Foundation. So, just recently, guys, si Ate Ann, parang nag-post siya on her Instagram na gustong-gusto yung mga favorite BLK products niya nilagay sa Instagram. And then, nag-comment ako dun. And then, ang sinabi ko, favorite product ko ng kanyang line. Kasi yun lang naman yung meron ako, which ito, yung kanyang skin tint. Tsaka yung, I do lipstick from her, wedding collection. Her exclusive collection yun, guys. Limited edition lang siya. So, napalunungin ko lang yun. So, pinost ko siya. Kinomment ko, sabi ko, my favorite is the Skin Tint and Butterscotch and the I Do Lippy. And then, nag-reply si Ate Ann. So, lagi kasi ako napapansin ni Ate Ann eh. Kaya, I'm a loyal fan of her. That's one of the reasons kung bakit fan na fan ako ni Ate Ann. Kasi, lagi niya ako pinapansin eh. Diba gusto na, we stand the queen who always notifies her fans, just like me. So, hindi ko alam kung magulo na ba yung makeup ko, chika ko ng chika dito. And ako yung kinakalabasan na aking face, gumagamit ng skin tint. Lagyan ko rin yung neck. So, ito skin tint na to, guys. Para siyang ano, yung tinted sunscreen ng Bello. Ganun yung ano niya, datingan niya. Yun nga lang sa Bello, yung tinted sunscreen nila. Ano siya, SPF 50. Eto, SPF 30. And it retails for $499 at your nearest SM Beauty Department Store or sa mga BLK branches niyo. So, I will put it down below on the description box para doon sa mga products na gagamitin ko. And also, kung saan mo sila pwede bilhin. So, guys, I'm a fan of Ate Ann since nung ano ako. Grade 6, fan na ako ni Ate Ann. That's a Showtime Cinema to. Nagustuhan ko yung, ang ganda niya kasi, namuila nun sa Primadonna niya minumoy, tsaka doon sa Tresemme dati. Gandang-ganda sa kanya, lalo na pag naka-red lipstick, diba? Yun yung pinaka-asset ni Ate Ann. So, isiset ang alam ko, si Ate Ann, hindi siya masyado sa... Kaya siya gumagawa ng mga ganito, skin tint product, kasi she's a fan of Koreans, and hindi kasi siya mahilig sa mga foundation, yun yung alam ko. As a fan of her, yun lang yung alam ko. So, isiset ko yung face ko dito sa forehead, sa eyes, under eyes, nose, and dito sa chin. For short, sa T-zone area. Just to set that, kasi lalagyan ko ng eyeshadow yan mamaya. Yan, okay na yung aking base. So, hindi na ako nag-concealer, kasi hindi naman siya nagko-concealer. No? Actually, yung pinakayang talaga ni Ann pag nag-makeup is yung pinaka-base product. Concealer, yan, foundation.
So, may naligaw po na product na gagamitin ko. Kasi ito na po yung brow gel na meron ako. Hindi pa nakakabili ng BLK brow gel nila. So, ayan. Si Ann kasi, kilalang-kilal natin si Ate Ann Curtis na meron siyang bushy brows. Alam mo yun, hindi siya super pakakilay. Basta natural looking lang yung kilay niya. So, yun yung a-achievein natin. Pinapatubo ko yung mga buhok ng kilay ko dyan. Nakikita niyo. So, kung nakikita nyo na medyo maliwanag at parang ang dilim ng kwarto, gumagamit na ako ng ring light for the first time. And feeling ko mas maliwanag yung register ng face ko. Sa camera, mas clear siya tignan pag may ring light. Brow gel na ginagamit ko, hindi ako magpipensil. Kasi maganda naman. Actually, naging favorite ko itong Vice Cosmetics Volumizing Brow Gel na to. I'm in the shade Ash Brown pala, guys. Naging paborito ko siya kasi kahit na hindi na ako mag eyebrow pencil, what I used to do, or eyebrow powder, kahit di na mag-ganon, feeling ko okay ng kilay ko eh. Full na siya. Ayun siya, nakikita niya. Achievein natin ang kilay na mala-artista today. Ang ating goal for today. And of course, ang maging kahawig ni Ate Ann. Wow, kahawig talaga, no? Basta inspired makeup tutorial lang to. Nagpa-proceed na tayo sa ating cheeks, eyes, and the lips. But before that, magkukontour muna ako. At ito lang ang gagamitin ko para wala ng MM na. Itong shade na to, it's an eyeshadow palette, but I use this also as a contour. Kasi okay naman yung bronzing, ano niya. And it's a jawline. Kasi for sure, si Ate Ann, mahilig yan mag-workout. And hindi naman tayo nag-work. I mean, nag-workout naman ako, pero hindi madalas. Hindi alam kung hindi ko maka-achieve yung ganung kapayat na face. Kaya kontur-kontur na lang tayo asa. Do you see? Yan. After ng contour, tayo ay mag-eyeshadow. Eyeshadow na tayo mga guys. Back lang to. So, what I'm going to use for the whole face is itong dalawang lipstick niya from her wedding collection, the Monomo and the I Do. So, ang gagawin ko lang, katulad ng mga ginagawa ng mga makeup artists, ilalagay nila dito. Mga professional makeup artist ko na kung yung mga ganto-ganto eh. Emerot. Ito yung I Do. Ito yung Mona Mo. Mas push up yung I Do kaysa... Ay, yung Mona Mo kaysa I Do. And then, what I'm going to do... Kasi ginawa ko na yung look na yun eh. Ito na lang I Do ilalagay ko sa eyes ko. Para hindi siya super push up yung... Anyway, guys, inano ko pala to ha, sinet ko yung under eyes ko para, kasi cream to eh, cream base ba? Kasi alam mo na, maglapot-lapot sa mata mo pag cream base yung ginagamit mo sa eyeshadow. So, pag gagamit ka ng cream base, depende kung blendable ha, isiset mo dapat yung under eye mo and also your eyelids. So, ayan. Yun yung nangyayari sa mata ko, ay ka. Ito yung hilig ni Anne pag nag-makeup. Madalas nakikita ko sa mga makeup artist, yung makeup niya, very peachy lang. Korean vibes, ganun. Ano, okay na yung mata ko. And then hindi ko ginamit yung Mona Mo for my eyes. Ang gagawin ko na lang is, ilagay siya lips ko. You know, this is what I love about BLK. Ang gaganda ng mga lipstick product nila, lip products. Sila yung may best formula ng lipstick. Kasi, super pigmented. Tignan mo, oh. Nilagay ko na nga dito, inano ko pa sa fingers ko. Pero kita mo pa rin yung pigment niya, diba? Lakas ang pigment niya. Ay, dinalagyan ko na Mona Mo on top.
parang nude-ish yung kanyang pigment. Pag-i-curd yung effect natin yan. So what I'm gonna do for my cheeks, guys, is naglagay na ako ng konting Monamo, ayan. And then, ito yung mga natirang lipis na ginamit ko. So, iyan yung mga gagamitin ko for my cheeks. And, diba? Pwede mo din pang blush on itong lipstick naman to. Pwede rin siyang pang eyeshadow. So, full glam ka na agad, diba? Lipstick lang. Actually, madami pang ibang lipstick, guys, ang BLK na pwede mong gawin pang eyeshadow tsaka yung ano eh, ang blush on. Katulad nung ano, Peony ba yun? Basta yung kanya sa K-Beauty collection nila, yung Matte Mousse of Matte Mousse yung lipstick, ginagawa nilang ganito. Lastly, ang aking mascara. So, wala pang mascara kung BLK as well. So, gagamit na lang ng mascara dyan na maganda para sa look na to. So guys, ayusin ko ng outfit ko and yung hair ko, and then I will be back for the complete and Curtis inspired look. Thanks. This is the complete look for our Just a Stranger look of Ann Curtis inspired look. Okay, nagulo na yung sinabi mo. So ayan na yung look, guys. Nagmukha na akong CEO ng BLK katulad niya. And just, so ayan na guys yung look. So, sinuot ko na yung coat na feeling ko medyo similar dun sa kanyang look na yon. Ito yung photo na yon, yan. Dun sa kanyang movie, and siya ay si Mako niya. And then, ito na lang, yung medyo pinkish print top, pero yung ginamit yun is plain siya. Yan. Kinuha ko lang yung pinaka malapit na look para dun sa look na yun. Malapit na damit para sa look na yun. So, ayan na siya, guys. Yung ating Aunt Curtis inspired makeup tutorial. So, may masasabi ba kayo para sa ating makeup tutorial for today? Kung meron man, please comment down in the comment section below. Kung may mga request videos pa kayo from me, let me know in the comment section. Kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like. And of course, kung hindi ko pa na-subscribe sa ating channel, guys, subscribe na. And of course, again, thank you so much for watching. I'm Katrin Arceo. I'll see you on my next one. Goodbye!